Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa iyo, Popoy, at sa lahat ng tagapakinig ng programa ninyo. Ako si Zaldi, 35 years old, tubong Antipolo. Isa ako sa maraming Pilipino na lumaki sa lansangan. Bata pa lamang ako ay natuto na akong magbanat ng buto. Laman ako ng mga palengke, terminal ng jeep at ng bus. At ng kahit na anong matataong lugar. At kahit ngayong matanda na nga ako, Popoy, ay sa lansangan pa rin umiikot ang mundo ko. Dahil nga lumaki akong mahirap, ay hindi naging madali ang takbo ng buhay ko. Kinailangan kong isantabi ang pag-aaral sa kolehiyo para makatulong sa pang-araw-araw na gastusin sa aming bahay. Panganay kasi ako sa apat na magkakapatid. Isa pa, hindi ko rin alam kung ano ang kukunin kong kurso sa kolehiyo noon. Para sa akin kasi, sapat na ang diskarte at pagiging masipag para umasenso sa buhay. Wala akong matayog na ambisyon, Popoy. Ang gusto ko lang ay yung sapat, tahimik na pamumuhay at isang masayang pamilya na bubuin namin ng girlfriend kong si Belle. Naman lumabas ni Bel. Kanina pa tapos ang klase niya. Yun, siya niya tayo. Mahal! Uy, mahal. Kanina ka pa? Oo eh. Kasi di ba hanggang alas stress lang yung klase mo ngayon? Sorry, mahal ah. Nag-practice pa kasi kami para sa papalapit na event eh. Okay lang, walang problema. Wala ka na bang kailangan daanan? Wala na kaya. Solong-solong mo na ako. Isa, makita na lang dito sa sidecar ko. Papajak na ako para makarating na tayo sa pupuntahan natin. Sigurado kung kaya mo? Malayo-layo pa yun ah. Hindi ka pa ba pagod sa maghapang trabaho? Paano ako mapapagod eh? Kausap ko yung nagbibigay ng lakas ko. Lakas. Ayan, dyan ka magaling sa mga pambobola na yan. Nagsasabi lang po ng totoo, ma'am. So tara na at baka abutan tayo ng bilin. Welcome to my pedicab. I'm your Captain Saldi. Have a seat and fasten your seatbelt. Ang ganda talaga dito sa lugar na to, no? Sariwang hangin, maraming puno, at wala kang maririnig na ingay kundi mga huni ng ibon. Nakakawala ng pagod. Oo nga eh. Kaya nga kahit alam kong malayo, sinikap ko talagang dito kadalhin. Paborito mo ba tong lugar na to? Oo, tsaka dito lang naman kasi kita kayang dalhin eh. Wala naman akong pera kaya hindi kita kaya ipasyal sa magagandang pasyalan. Uy, maganda kaya tong lugar na to? Oo nga, pero hindi ka ba naiinggit sa ibang mga babae? Ha? Huh? Bakit naman ako maiinggit? Eh kasi sila. Kaya silang ipasyal ng mga boyfriend nila sa mga park o kaya sa mga mall. Tapos nakakapanood sila ng sine, nakakakain sa masasarap na kainan. Samantalang ako, hanggang dito sa ganito lang kita kayang dalhin. Ano ka ba? Hindi mo naman kailangan gumastos para mapasaya mo ko. Sapat na sa akin na palagi kang naglalaan ng oras para sa ating dalawa. At saka, ang layo kaya ng pinadyak mo para makarating tayo dito. Doon pa lang, alam ko na kung gaano ako ka-special sa'yo. Hindi lahat ng lalaki kayang gawin yon para sa girlfriend nila. Swerte ko talaga sa'yo, mahal. Kasi kahit wala akong kayang ibigay sa'yo ng material na bagay, sapat na sa'yo yung mga ginagawa ko. Oo naman. Ang mahalaga, mahal natin ang isa't isa. Kamagalala, mahal.
Mas lalo pa ako magsisipag sa trabaho para umasenso ako. Tayo. Tayo? Oo, magkasama tayo nga asenso sa buhay. Ako magtatrabaho para sa ating dalawa at ikaw, wala kang ibang gagawin kundi magsilbing inspirasyon ko. Hanggang sa maabot natin yung mga pangarap natin. Bakit? Ano bang pangarap mo? Ang pangarap ko, magkaroon ng magandang negosyo. Tapos bibili tayo ng sasakyan at saka bahay at lupa. Eh dapat pala mag-aral ka na sa susunod na pasukan. Huh? Kailangan pa ba yun? Oo naman, mahal. Yung mga matututunan mo sa college, magagamit mo yon para hindi ka na magbayad ng taong magpapalakad ng negosyo mo. At saka, para alam mo rin yung pasikot-sikot ng pagnenegosyo. Alam mo naman sa panahon na yun, ang daming manluloko. Sige, mahal. Mag-iipon ako para makapag-enroll ako sa susunod na pasukan. Talaga? Promise yan, ha? Oo, promise. Cross my heart. Sige, sabi mo yan eh. Ay, yan palang, mahal. Nasasabik na ako sa magiging future natin. Gusto ko ng masayang pamilya. Tsaka siguradong magiging mabuting asawa ko sa'yo. At magandang halimbawa sa mga anak natin. Naks! Naiisip mo na agad yan? Oo naman. Ang totoo niyan, sa tuwing nakakakita ako ng masayang pamilya, ang unang pumapasok sa isip ko, sana maging ganun din tayo balang araw. Kompleto, hindi pa na problema ang makakainin sa araw-araw, sa totoong nagmamahala. Magiging mabuting magulang tayo sa mga magiging anak natin. Siyempre. Yakapit ka lang, mahal ko, ha. Alam kong hindi magiging madali, pero kung magpapakatatag tayo at kung sisipagan natin, siguradong may patutunguhan ang buhay natin. Kahit hindi na tayo umaman, ang mahalaga, magkasama tayo hanggang sa dulo. Ikaw, ako, at ang mga magiging anak natin. Popoy, si Bel nga ang naging kasama ko sa pagbuo ng mga pangarap ko. Siya ang nagsilbing inspirasyon ko para mas lalong pagbutihin pa ang mga ginagawa ko sa araw-araw. Si Bel din ang dahilan kung bakit hinangad ko ang magkaroon ng mas maayos na buhay. Yung simple pero masagana. Yung hindi nag-aalala sa kakainin sa araw-araw. At ang pinakamahalaga sa lahat, may masayang pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan. Hindi na baling wala kaming magagarang sasakyan at malaking bahay basta buo kami at sama-sama. Alam kong maaga pa noon para mangarap ng bahay may pamilya o ng buhay may pamilya. Pero mahal na mahal ko talaga si Bel at alam kong kaya kong gawin ang kahit na ano para sa kanya at sa pamilyang bubuin namin. At dahil na nga rin sa pangungudyok niya, ay sinikap kong makapag-ipon ng pera at mag-enroll ulit sa college. Isinabay ko ang pag-aaral habang namamasukan ako bilang helper sa isang maliit na grocery store dito sa amin. Buong-buo ang loob ko na tuparin ang mga pangarap namin ni Bel. Hanggang sa isang pagsubok ang dumating. Nay, may gagawin pa kayo dito sa kusina? Wala na, anak. Pwede ka na magbuklat ng mga libro mo dyan. Salamat po. Ay, huwag ka na masyadong magbaba dyan sa pagre-review mo. Ang hirap-hirap mong gisingin sa umaga eh. Kailangan na eh. Malapit na kasi ang exam. Hindi ka pa napapagod dyan sa ginagawa mo. Pinagsasabay mo ang pagtatrabaho at pag-aaral. Sa totoo lang, minsan nakakaramdam din ako ng pagod. Pero hindi naman porket pagod ako na eh. Aayaw na ako. Kasi kung lahat ng pagod ay aayaw, walang magtatagumpay. Ang iniintindi ko lang naman, anak, eh baka naman inaabuso mo na ang katawan mo. Masyado ka pang bata. Marami ka pang oras, kaya hindi mo kailangang magbadali. Oo, sa ngayon, wala ka pang nararamdaman sa katawan mo. Pero kung hindi mo aalagaan ang sarili mo, baka hindi ka pa umaabot ng 40, eh dapuan ka na ng kung ano-anong sakit. Nay, salamat sa pag-aalala. Pero magpapahinga lang ako kapag unti-unti na nagbubunga lahat ng sakripisyo ko. Mas mabuti na yung ngayon ako maghirap para pagdating ng araw, mas magaan ang buhay. Osha, ikaw ang bahala.
Basta kapag napapagod ka, magpahinga ka. Huwag pilitin ang sarili kapag hindi na kaya. Unay, napapangiti kayo mag-isa dyan. Napapaisip lang kasi ako, anak. Kung ganyan kami mag-isip ng tatay mo noon, hindi siguro ganito kahirap ang buhay natin ngayon. At baka hindi mo na rin kailangan pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Ayos lang yun, ay. Palagay ko, blessing na rin na hindi ako pinanganak na mayaman. Kasi alam ko ang halaga ng ultimo maliliit na bagay. At natutunan ko magsumika para sa sarili ko. Ang mahalaga, nandyan ka, hindi mo kami iniwan. Kahit kapos tayo sa pera, di naman kayo nagkulang sa pag-aaruga. Ah, natututo ka ng mag-uto ngayon, ha? sige na. Papatulugin ko na yung mga kapatid mo. Huwag mong kalimutang patayin ang ilaw pagkatapos mo, ha? Sige po, Nay. Nasaan na ba si Bel? Ay, ayun! Mahal! Mahal! Kanina ka pa? Sakto lang. Kaya tayo. Ngayon ka lang kakain? Oo eh. Kanina kasi habang lunch break, siningit ko yung paniningil ng mga may utang dun sa grocery na pinapasukan ko. Kaya eto, ngayon ko lang kakainin tong baon ko. Ang sipag talaga ng mahal ko. Siyempre. Ako pa ba? Ayun nga pala, mahal. Sa susunod na semester, baka maging magkaklase na tayo sa isang major subject. Ha? Eh kasi, sabi sa akin nung dean, pwede na raw ako mag-advance ng ibang subject basta kaya ng schedule ko. Ganun ba? Excited na ako. Sabay na tayo magre-review ng mga pinag-aralan natin. Magtutulungan tayo sa mga homework. Kaya lang, mahal. Ano kasi, baka hindi na ako mag-aral next sem. Bakit naman? May problema kasi eh. Ano yun, mahal? Baka makatulong ako. Sayang naman kung bigla kang hihinto. Wala naman akong ibang pagpipilian. Bakit naman? Ano ba yung problema mo, mahal? Baka magawa natin ng paraan. Zaldi, sorry. Mukhang magiging pabigat patuloy kami sa'yo. Kayo? Bakit? Sino kayo? Zaldi, buntis ako. Buntis ka? Magiging nanay ka na? Magiging tatay na ako? Oo eh. Napaaga yung pagdating ng pangarap natin na magka-baby. Oh, natahimik ka na dyan. Payakap na ako, mahal. Eh, hindi ka galit? Bakit naman ako magagalit sa'yo? Ibebe natin yan. Eh, hindi ka kinakabahan? Eh, hindi ka natatakot sa magiging future natin? Eh, siyempre natatakot din ako. Malaking responsibilidad yan. Pero hanggat magkasama naman tayo, lahat kaya nating harapin. Ang totoo nga yan, excited na nga ako eh. Na-excite ka pa sa lagay na yan, ha? Eh, halos hindi mo na nga mapagsabay yung pag-aaral at pagtatrabaho. Tapos, dadagdag pa tong baby natin sa iintindihin mo. Ayos nga yun eh. Magkakaroon ako ng bagong inspirasyon. Mas gaganahan ako magtrabaho. Mas magkakaroon ako ng dahilan para magsipag. Bakit parang hindi ka naman masaya? Masaya naman ako. Kaya lang, syempre kinakabahan din. Kasi mga bata pa tayo eh. Hindi ko alam kung kaya na ba nating maging magulang. Hindi kita masisisi, mahal, kung nakakaramdam ka ng kaba. Basta ako, lahat ng paraan gagawin ko para lang maging responsabling ama. Ito rin naman yung pangarap natin, di ba? Medyo napaaga lang. Ang kainaman dun, hindi na natin kailangan maghintay para mapatunayan sa buong mundo na kaya na natin maging mabuting nanay at tatay. Salamat, mahal, ha. Kahit papano gumaan yung loob ko, akala ko kasi magagalit ka eh. Sa totoo lang, ilang gabi na akong halos hindi mapakali sa pag-iisip. Pero dahil sa mga sinabi mo, parang nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob.
Salamat talaga. Wala yun, mahal. Basta lagi mong tatandaan hanggat nandito ako, may kasama ka sa pagharap sa kahit anong pagsubok. Hindi kita pababayaan. Hindi ko kayo pababayaan ng magiging anak natin. Popoy, hindi ko inasahan ang maagang pagdating ng biyaya sa amin ni Belle. Alam kong isang malaking responsibilidad ang pagiging magulang. Pero alam ko rin na wala akong hindi gagawin para maging mabuting asawa kay Belle at ama sa aming magiging anak. Hindi man inaasahan ang pagdating ng una naming anak, inisip ko na lang na at least ay hindi na ako maghihintay ng matagal para tuparin ang isa sa mga pinapangarap ko. At yun ay ang pagkakaroon ng isang masayang pamilya. Ganun din naman, doon din naman kami pupunta. Medyo napaaga lang talaga. Pareho muna kaming tumigil ni Belle sa pag-aaral. Naging abala ako sa paghahanap buhay habang si Belle naman ang nag-aalaga sa anak namin. Humiwalay muna kami sa puder ng mga magulang namin ni Belle. Nagdoble kayod ako, Popoy, para may maipantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan na mag-ina ko at para makapag-ipon na rin para sa kinabukasan namin. Noon ko mas lalong naranasan ang hirap kumita ng pera. Trabaho sa umaga, sideline sa gabi. Pero ayos lang. Kaya kong tiisin ang lahat para sa asawa kong si Belle at sa anak kong si JR. Pagpahinga na rin sa wakas. Nandito na ako, mahal. Mahal? Asan na yung mag-ina ko? Zaldi? Anak? Nay, napadaan kayo. Ay, buti naman at dumating ka na. Si Label kasi, nasa ospital ngayon. Oh, bakit? Ano nangyari? Isinugod sa ospital yung anak mo. Inaapoy ng lagnat kanina. Ayaw tumigil sa pag-iyak. Umuwi lang ako para kumuha ng ilang gamit. Nasa ospital po sila. Sa bayan. Teka, nasa na ba yung damitan nila Belle at JR? Kukuha lang ako ng mga gamit ha, tapos sabay na tayong pumunta doon. Sige po, ako na pong kukuha. O, sige. Mahal, tulog ka na muna. Ako nang bahala magbantay kay baby. Salamat, mahal, pero hindi rin kasi ako makatulog ng mahimbing eh. Nag-aalala ako para sa anak natin. Ayos naman raw siya, sabi ng doktor. Tama yung naging desisyon niya na itakbo agad siya dito sa ospital. Hindi ko na rin kasi alam yung gagawin eh. Buti na lang may mga nakapagsabi kay nanay na nandito kami. Kahit papano may nakasama ako habang nasa trabaho ka. Huwag ka mag-alala. Ngayong nandito ako, may kasama ka na sa pagbabantay kay baby. Hindi ba dapat nagpapahinga ka ngayon? Galing ka pa sa trabaho eh. Ayos lang ako, mahal ko. Anong ayos? Halos wala ka na ngang pahinga. Nagtatrabaho ka sa grocery. Tapos sa gabi nagtitinda ka pa ng kung ano-ano. Baka naman ikaw na yung sunod na ma-ospital sa ginagawa mo. Mahal, mas kakayanin ko yung magtrabaho ng walang tigil kaysa makita ko nahihirapan kayo. Pasensya ka na, mahal ha. Hindi na nga ako makatulong sa'yo. Dumadagdag pa tong sitwasyon ni baby. Shh, hindi mo naman kasalanan yan eh. Walang may gusto na magkasakit yung anak natin. At saka, ayos naman na siya. Bukas ng umaga makakauwi na rin tayo. Paano ka ah? Paano yung trabaho mo? Magpapaalam lang muna ako na kalahating araw lang ipapasok ko. Siguro naman maiintindihan nila ako. Salamat, mahal. Buti na lang talaga nandyan ka. Kung wala, hindi ko na alam yung gagawin ko.
anong sinabi ko sa'yo dati? Di ba sabi ko hanggat nandito ako, may kasama ka sa pagharap sa kahit anong pagsubok. Hindi kita pababayaan. Sabay nating binutong pamilya na to, kaya sabay din natin itong aalagaan. Hadi ka nga dito, payakap nga ako. Sayon siya ka na, Tol. Yan lang ang kaya kong ipahiram ngayon. Salamat, Tol. Malaking tulong na to. Banta pa lang dun sa nahiram namin sa kapitbahay. Kumusta na ba yung anak mo? Ayos naman na. Medyo may kamahalan na yung mga gamot na nareseta ng doktor. Anong ba? Mabuti at hindi naman malala. Oo nga eh. Kinabahan nga rin ako eh. Alam mo, bilib ako sa'yo eh. Paano mo kinakaya ang pagsabayin yung trabaho dito sa grocery tsaka pag-aalaga sa mag-ina mo? Tapos sa gabi, kung ano nung sideline na pinapasok mo. Natutulog ka pa ba? Oo naman. Tsaka bawing-bawi naman lahat ng pagod ko kapag nakikita ko nasa mas mabuti silang kalagayan eh. Yun naman ang pinakamahalaga sa akin. Grabe. Mahal na mahal mo talaga yung mag-ina mo, no? Oo naman. Mahal na mahal ko sila. Handa akong gawin lahat para mabigay ko sa kanila magandang buhay. Lalo na yung anak ko. Hinding-hindi ko ahayaan na maranasan niya lahat ng hirap na pinagdaanan ko dahil sa hirap ng buhay. Nax, ulirang ama. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang kasi talaga na lumaki yung anak ko nang hindi ako nag-iwan ng magandang halimbawa sa kanya. Ayoko mangyari sa kanya yung nangyari sa akin. Lahat gagawin ko para maging mabuting ama. Di na nga alaala na gusto kong maiwan sa kanya. Popoy, kung meron man akong isang bagay na kinatatakutan, yon ay yung hindi ako makapag-iwan ng magandang alaala para sa anak ko. Natatakot akong maalaala niya ako bilang isang irresponsabling ama, kaya naman kahit butas ng karayom ay papasukin ko para matustusan ang lahat ng pangangailangan niya. Pero higit pa doon ay gusto ko ring maalaala ako ng anak ko bilang isang magandang halimbawa sa kanya. Kung meron mang yapak na susundan ng anak ko sa paglaki niya, gusto kong mga yapak ko yun at wala ng iba. Sa totoo lang, Popoy, hindi na ako makapaghintay na makitang lumaki ang anak kong si JR. Gusto ko na siyang makausap at maturuan ng mga magagandang asal. Gusto kong ipakita sa kanya kung papaano ang maging isang mabuting tao. Bilang mga magulang, yun na siguro ang isa sa pinakamagandang regalo na matatanggap natin, ang makitang lumaki ng maayos ang ating mga anak. May takot sa Diyos at may respeto sa kapwa. At mangyayari lamang iyon kung magiging magandang halimbawa tayo sa kanila. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Example. Popoy, hindi naging madali ang maging asawa at ama. Kulang na lamang ay gawin kong araw ang gabi para magtrabaho. Lahat ng pwede kong pagkakitaan ay pinasok ko na. Halos hindi ako pumipirmi sa bahay. Nangihinayang ako sa mga oras na wala akong ginagawa at hindi kumikita. Minsan ay napapatanong rin ako sa sarili ko, papaano ko nga ba nagagawa ang lahat ng ito? Saan nang gagaling ang lakas ko para magtrabaho ng halos walang katapusan? At nakita ko ang sagot sa mga ngiti ng anak ko. Siya ang dahilan kung papaano ko kinakaya ang araw-araw na pagod. Sa tuwing hinanghina na ako, ay siya at ang asawa kong si Belle ang nagbibigay sa akin ng panibagong lakas.
Popoy, nairaos namin ang araw-araw hanggang sa unti-unti nang gumaan ang sitwasyon namin. Nabayaran namin ang lahat ng naging pagkakautang namin sa panganganak ni Belle at sa pagkakaospital ni JR. Sapat na ang kinikita ko sa trabaho pero hindi pa rin ako tumigil sa pagtanggap ng sideline para na rin may maidagdag sa ipon namin. Maayos na ang lahat hanggang sa isang panggulo ang dumating sa buhay namin. Jardy, anak. Ba't ikaw ang nagluluto dyan? Eh, busy pa po si Belle sa paghuhugas ng pinggan eh. Tsaka, iinitin lang naman po itong ulam para may pulutan kami sa labas. O, sige na. Iwanan mo na yan. Ako na ang bahala dyan. Sigurado kayo, Nay? Oo, asikasuhin mo na lang yung mga bisita mo. O, sige po. At saka yan si Saldi, maliit pa lang yan. Sinasama ko na sa mga sugalan yan. May dalang swerte sa akin yan eh. Teka, sino yung maingin na yun? Kahit dati po pala, buenas na yun si Saldi, ano? Aba, oo. Kaya nga lagi kami nagkakasagutan ng nanay niyan eh. Kasi ayaw niyang dinadala ko siya sa mga perya at tongitan. Kaya ako naman, lagi kong itinatakas yung bata. Ay, anong ginagawa niyo dito? Uy, Saldi anak. Ito naman, siyempre, dumadala sa binyag ng apo ko. Eh, hindi mo man lang kasi ako kinumbid eh. Eh, di ba habala kayo doon sa kabit nyo? Oy, 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 oy. Ingat ka naman sa mga salita, anak. Ang pangit pakinggan ng kabit. At saka sino ba yung tinutukoy mo? Si Nora? Naku, wala na yon. Mahal, ito na raw yung pinainit mong pulutan kay nanay. Ito na ba yung manugang ko? Aba, maganda ah. Kaling mo rin palang pumili ng babae, no? Tay, pwede ba? Binyag ng anak ko ngayon. Gusto ko ng tahimik na selebrasyon. Kung manggugulo lang kayo, umalis na lang kayo dito. O bakit? Eh, wala naman akong ginagawang masama. Tsaka hindi mo pa nga ako pinapakilala sa asawa mo. Oo nga, mahal. Ngayon ko lang makikilala ang tatay mo eh. O, kita mo na. Eh, buti pa tong asawa mo marunong tumanggap ng bisite. Magandang hapon po. Ay, magandang hapon din, Iya. Eh, tatay na lang din ang itawag mo sa akin, ha? Love, ito na yung pinakuha mong sobra sa kotse. Ay, oo nga pala. Ipapakilala ko lang sa inyo ang bago kong nobya ngayon, si Vivian. Bago na naman. Wala kayong kadala-dala. Love, si Zaldi nga pala anak ko. Tapos, ito naman ang manugang ko na si... Belle po. Oh, hi. Nice meeting you. Nice meeting you rin po. O, teka. Hindi nyo man lang ba kami papapasukin sa loob? Nandun si nanay. Hindi kayo pwede dun. Oo, eh bakit naman hindi? Maayos naman yung naging paghihiwalay namin ng nanay mo, di ba? Maayos para sa inyo kasi kayo yung nakipaghiwalay. Pero ilang buwang umiyak si nanay gabi-gabi dahil sa ginawa niyong panluloko sa kanya? Tapos magdadala pa kayo ng kabit nyo dito? Para ano? Para sirain yung okasyon? Teka. Ako wala akong ginagawang masama. Ha? Ikaw itong hindi magandang pagtagdap sa akin dito eh. At yung tono ng pananalita mo? Hindi ko nagugustuhan, ha? Parang wala ka ng respeto sa akin, ha? Eh, hindi nyo pala nagugustuhan, eh. Di umalis na kayo dito. Yan ba natututunan mo sa nanay mo? Yan ba pinakita niyang halimbawa sa'yo? Mahal. Huwag na huwag niyong idadamay si nanay dito. Dahil simulat sa pool, ikaw yung nagpakita sa akin ng hindi magandang halimbawa. Lumaki akong mulat sa mga kasalanan mo at hanggang ngayon, yun pa rin ang pinapakita mo sa akin. Alam mo, kalimutan na lang natin lahat yun. Hindi ba pwede magsimula na lang tayo ulit? Lalo na ngayong may sarili ka na rin pamilya. Eh, hindi ba mas maganda ako makilala naman ang anak mo ang lolo niya? Eh, para saan pa? Para malaman yung babaero ang lolo niya at hindi marunong humarap sa responsibilidad? Di ba, alin na lang? At tigas na rin pala ng puso mo, no? O, sige. Alis na kami. Pero tandaan mo, dugo ko ang dumadaloy sa'yo. Kahit anong atraso ko sa'yo at sa inyong mag-iina, utang na loob mo pa rin sa akin ang buhay mo. Wala ka sa mundong to kung wala ako.
Pwe! Tara na, love. Wala palang kwenta mga tao dito eh. Buisit! Popoy, dito ko na ikikwento kung bakit ganoon na lamang ang pagpupursigi ko para maging isang mabuting ama sa aking anak at kung bakit gusto kong maging magandang halimbawa sa kanya. Yun kasi ang wala ako. Hindi ako nagkaroon ng matinong ama. Lumaki akong nakikitang inaabuso at sinasaktan ni tatay si nanay. Wala siyang trabaho at madalas pa siyang lasing. Palagi rin naming nababalitaan na kung sino-sinong babae ang kasama niya sa tuwing hindi siya umuwi ng bahay. Matagal na tiniis ni nanay ang lahat ng yon bago siya nagpasyang hiwalayan na nga ng tuluyan si tatay. Mula noon, Popoy, ay ipinangako ko sa sarili ko na kung magiging tatay ako ay sisiguruhin kong ako ang magiging best dad in the world para sa anak ko. Magiging magandang halimbawa ako hindi lamang sa pagtustos sa pangangailangan niya, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pagmamahal at ng atensyon. Ipararanas ko sa anak ko ang isang bagay na hindi ko ni minsan naranasan, ang magkaroon ng isang ulirang ama. Bel, mahal. Anong oras na? Bakit wala pa si JR? Sabi ba yun sa'yo? Nag-text sa akin kanina pagkatapos ng klase niya. Ang sabi, maglalaro lang daw ng basketball. Gusto mo bang tawagan ko? Sige, mahal. Para lang malaman natin kung nasan siya. Oh, may paparating na motor. Baka siya na yan. Teka, titingnan ko. Salamat po ulit, Lolo. Ang galing niyo po palang maglaro ng bilyar. Wala yun. Basta kapag gusto mo maglaro, eh, pumunta ka lang doon sa pwesto ko, ha? Kahit isama mo yung mga kabarkada mo, libre na pag sa inyo. Talaga po? Oo naman. Anong ginagawa mo dito? Ba't kasama mo yung anak ko? Papa. Pumasok ka na sa loob. Pero pa. Pumasok ka sabi sa loob. Sige po. Ikaw naman, oo. Masyado mong tinatakot yung bata. Nagkasiyahan lang naman kami. Wala akong pakialam kung anong ginawa niyo. Dahil sigurado naman ako na puro hindi magagandang halimbawa yung pinakita mo sa anak ko. Ano? Ganun na ba talaga kasama ang tingin mo sa akin? Itong tatandaan mo ha. Sa susunod na kuhanin mo ang anak ko nang walang paalam, irereklamo kita ng kidnapping. Alam mo, hindi mo pwedeng gawin yun dahil ako ang lolo. Wala akong pakialam kung lolo ka niya o kung kaano-ano ka niya. O kung kaano-ano mo siya. Hindi mo pwedeng kunin na lang basta-basta ang anak ko nang walang paalam. Sige na. Ayaw na kitang kausap at baka mahawa pa ako sa mga kasalanan mo. Nasaan si JR? Oh, ba't ang init ng ulo mo? Nasaan si JR? Nasa kusina. Kailan ka pa natutong magsinungaling sa amin, ha? Po. Hindi ba't ang paalam mo sa mama mo maglalaro ka lang ng basketball? Opo. O hindi narinig ko naglaro ka ng bilyar kasama yung matandang yon? Eh, kasi po, ang sabi niya sa akin magbabasketball daw po kami eh. Kaya yun yung sinabi ko kay mama. Hanggang ngayon sinungaling pa rin siya? Kaya tigil-tigilan mo na yung pagsama sa kanya, ha? Pero pa, mabait naman si Lolo eh. Kung matino siyang tao, hindi kanya kukunin basta-basta na hindi nagsasabi sa amin. Eh kasi sigurado naman daw pong hindi kayo papayag. Kasi nga wala kang matututunan na mabuti doon. Nakita mo na? Unang beses mo pa lang siyang nakasama, natuto ka ng magsinungaling. Sorry po. Huwag na huwag ka nang sasama doon kahit kailan. Po. Ang sabi ko, huwag na huwag ka nang sasama sa kanya. Dahil kung hindi, mapipilitan akong papiliin ka kung kanino mo gustong tumira. Naiintindihan mo? Okay po. JR anak, sana maintindihan mo. Ginawa kong lahat para maging mabuting ama para sa'yo. Gusto kong lumaki ka nakakakita ng magandang halimbawa. At hindi ako papayag na sirain lang yung basta-basta ng kahit na sino. Kahit na sariling ama ko pa. Popoy, alam kong kahit na ano pang gawin ko ay hindi ko maialis na magkadugo pa rin ang tatay ko at ang anak kong si JR. Gustuhin ko man, eh hindi ko na pwedeng baguhin pa ang pagkakaugnay nilang dalawa. Si tatay ang lolo at si JR
ang apo. Ayoko sanang ipagkait sa anak ko ang makilala ang lolo niya, pero sa tuwing naalala ko kung gaano kasamang halimbawa ang ipinakita sa akin ni tatay noon, hindi ko maiwasang matakot para sa anak kong si JR. Ayokong masanay siya na kasama ang taong nag-iwan ng napakapangit at napakapait na alaala sa akin. At mas lalong ayaw kong matulad si JR sa lolo niya. Popoy, ginawa ko ang lahat ng kaya kong gawin para mailayo si JR sa sariling tatay ko. Hindi ko siya iniimbita sa tuwing may okasyon sa bahay. At kung may salo-salo naman ang kamag-anak namin o yung sa amin mismo, ay sinisiguro kong wala doon si tatay bago ko isama ang anak ko. Alam kong nagiging makasarili at paraning na ako, Popoy, pero ito ang paraan ko para alagaan ang naumpisahan ko na. Hindi ako papayag na may sumira sa lahat ng naging pagsisikap ko para maging magandang halimbawa sa anak ko. Kahit pa nga ang sarili kong ama. Mahal. Mahal, buti dumating ka na. Kumusta ang lagay ni JR? Okay na daw siya, sabi ng doktor. Mabuti naman kung ganun. Mahal, may bisita pala tayo. Hindi pala nasabi ni Bill sa'yo na nandito ako. Anong ginagawa mo dito? Mahal, siya kasi yung naghati dito kay JR nung umatake yung sakit niya habang nasa school. Sige na, makakaalis ka na. Teka lang naman. May karapatan naman akong... Ang sabi ko, umalis ka na. Tay, mas mabuti po yatang umalis na lang po muna kayo. Kami na pong bahala kay JR. Salamat po sa tulong nyo. Ano pa nga ba magagawa ko? Pasensya na po kayo. Hayaan nyo, mag-uusap po kami ni Zaldi tungkol dito. Sige na. Mauna na ako. Mahal, hindi mo dapat ginawa yun kay tatay. Ba't ba nagpapauto ka sa matandang yun? Tatay mo siya. Yun ang itawag mo sa kanya, hindi siya kung sinong matanda lang. Matagal na niyang inalis ang pagiging tatay niya sa amin. Kaya nga sinisikap niyang makabawi ngayon eh. Huli na ang lahat. Hindi na namin siya kailangan ngayon. Saka pwede ba? Huwag ka na ulit makikipag-usap doon. Tingnan mo ngayon nagiging impluwensya niya sa'yo. Konti na lang pati ikaw mauuto na niya eh. Saka bakit ba siya naghatid kay JR dito? Bakit hindi na lang ako tinawag ng school o kaya ikaw? Madalas daw si tatay sa school ni JR. Kilala na siya ng halos lahat ng teacher niya kaya siya yung una nilang tinawagan. Ang bihira naman oh. Gusto pa yata agawin sa akin ang pagiging tatay ko ah. Zaldi, baka naman sincere siya sa pakikipaglapit kay JR. Baka gusto niya ring iparana sa kanya yung pag-aaruga na hindi niya naibigay sa inyo noon. Sabi, wala akong pakialam. Wala siyang karapatan sa anak ko. At ikaw, obligasyon mong ilayo ang anak mo sa kanya kung ayaw mo lumaki rin siyang walang kwenta. Papa? Papa, inaawi mo ba si Mama? Anak, gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Pa, sorry ah. JR, anak. Ako kasi yung nagbigay ng number ni Lolo sa advisor ko. Kasi naaawa ako sa kanya. Gusto niya akong makasama pero palagi mo naman kaming pinagbabawalan. Kaya gusto ko siya yung tawagan ni teacher pag may emergency. Para kahit doon man lang magkaroon siya ng chance na makasama ako. Anak. Papa, diba sabi mo sa akin pag sumama ulit ako kay Lolo, papipiliin mo ako kung saan ko gustong tumira? Mama,
tawagan niyo ulit si Lolo. Pakisabi sunduin niya na ako paglabas ko dito. Anak, hindi. Sa amin ka lang, hindi kita papipiliin. Sinabi ko lang sa iyo yun para hindi ka na makipagkita ulit sa kanya. Papa, gusto ko nang sumama kay Lolo. Kasi sa totoo lang, mas magaan na yung loob ko sa kanya eh. Kasi siya wala siyang sama ng loob kahit kanino. Gusto niya lang iparamdam na mahalaga ako sa kanya. Palagi niyong sinasabi sa akin na hindi siya magandang halimbawa. Pero kayo, sa palagay niyo ba magandang halimbawa yung pinapakita niyo? Na hindi kayo marunong magpatawad? Na hindi kayo handang magbigay ng pangalawang pagkakataon? Pa, nagpapasalamat ako na kayo yung naging tatay ko. Hindi nagpapabaya. Palaging nasa tama. Pero nung nakilala ko si Lolo, na-realize ko rin na minsan mas mahalaga pala yung maging mabait kaysa maging tama. Popoy, napakasakit para sa akin na malaman na ang anak ko na buong sikap kong inalagaan ay unti-unti nang lumalayo ang loob sa akin. Hindi dahil sa bigo ako bilang ama, kundi dahil sa sumobra na pala ako. Sa kagustuhan kong ilayo si JR sa inaakala kong magiging masamang halimbawa sa kanya, ay ako ang naging hindi magandang ehemplo para sa anak ko. Doon ko napag-isip-isip na masyado ko palang ikinulong ang sarili ko sa ideya ng kung ano ang tama at kung ano ang mali. Nakalimutan ko na ang maging mabuting tao. Unti-unti po, Poy, ay nagsimula akong magpatawad. Mula noon ay hinayaan ko nang magkita si tatay at ang anak kong si JR. At doon ko napatunayan na totoo pala ang pangalawang pagkakataon. Hindi man naging matinong ama si tatay sa akin noon, ay walang duda na napakabuting lolo naman niya para sa anak kong si JR. Hindi na maibabalik pa ang nasira kong pamilya noon, pero hindi pa huli ang lahat para bumuo ng happy extended family sa ngayon. Hanggang dito na lamang po, Poy, ang liham ko at maraming salamat sa pagbabasa ng sulat ko. Sana ay naging magandang halimbawa ang kwento ng buhay ko para sa lalong dumadami rin yung tagapakinig. Lubos na gumagalang, Zaldi. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #... Dear M.O.R. Example. Mga kapamilya, oras na natin. It's 4 minutes before 2 p.m. At yan nga po ang talaga naman. Sana marami ang natuto no, sa pagtatapos ng kwentong ito ni Kuya Zaldi na salamat naman. Unti-unti, di ba, ay natuto ng magpatawad doon sa kanyang ama. Sa kanyang tatay mismo, okay? Nympha Sarigo, sabi niya, lesson learned sa ating lahat ang story na ito. Diba? Totoo naman po yan. Oo, na mahirap bumiyay. Ang dami-dami natin mga sasalubungin mga problema. Diba? Hindi naman natin sinasabi na hindi legit yung problema na ginawa sa atin ng isang tao. Especially kung magulang pa nga natin ito, no? Nagpakita sa atin ng hindi magandang experience nung kabataan natin. Pero, I mean, if you're... kung binibit-bit mo yan for too long... 'Di ba? Sa buhay na ito, 'di ba? Umuusad ka.
umuusad ka, lumalakad ka, ang akala mo lumalakad ka, pero yung sama ng loob mo nandun pa rin, yung bigat ng loob mo, bit mo pa rin. Diba? Alam nyo, tsaka lang natin marirealize, kaya pala parang ang bagal ng usad ng buhay ko, meron pala akong sama ng loob na kinikimkim at bit pa rin. Kaya pala mabilis akong mapagod kapag ganito ang mga topic tungkol sa magulang, eh dahil masama pa rin ang loob ko sa sarili kong magulang. Diba? Eh maganda talaga na meron tayong pagpapatawad sa ating puso. Okay? Sabi ni Trina Loresca, forgive, accept, and forget. Yan po ang tamang pag-move on, Kuya Zaudi. If lagi ka na lamang nakakulong sa pait ng kahapon, may kulang pa din sa true happiness na gusto mo. So this time, dahil sa nagbigay ka na ng second chance, I'm sure na mafulfill mo na yung true meaning of happiness na deserve mo at ng anak mong si JR. Congratulations dahil napalaki mo ng tama ang anak mo at nakinig ka din sa kanya bilang isang mabuting tatay niya. Diba? Yan naman po ang tama rin, ano? Na tayo mga magulang minsan, feeling natin, alam na natin lahat. Dahil syempre, sasabihin natin sa mga anak natin, eh anak lang naman kita, ano ba namang alam mo? Yan, medyo mamaruho eh. Medyo mamaru ang mga magulang. Pero alam nyo, darating yung panahon. Lalong-lalo na kapag meron na rin mga sariling mga karanasan, ang ating mga anak na nabubuhay na sila kasama ang kanilang mga kasing edad, diba? Nakikipag-mingle na sila sa ibang tao. Meron na rin silang karanasan na kailangan pinakikinggan din natin. Meron silang mga sinasabi at ikinikwento at binabahagi sa atin na dapat nakikinig pa rin tayo. Huwag nyong, para sa mga magulang na katulad ko, akala ko rin ganito nung una eh, no? Nung first time kong maging magulang, nung bago-bago pa, kumbaga, ay ako magtuturo sa kanya ng maraming bagay na ganito. Ako ang mag-i-introduce para alam ko kung tama ba o mali yung ginagawa niya. But no, alam nyo, darating yung pagkakataon, ikaw pa mismo ang matututo mula doon sa anak mo. 'Di ba? Yan yung kahit na totoo 'yun eh, yung ginagawa ni Zaldi, tama 'yun. 'Di ba na nandiyan ka talaga para tutukan yung anak mo, pero alam niyo, meron din tayong matututunan sa kanila if we only learn to listen to them. Oo, ganun 'yun. 'Di ba? It's a give and take relationship lalo na sa parenting, ano? O dahil, kumbaga, ang inaakala lang natin mga magulang kasi is we give, di ba? What we think is rightfully theirs, di ba? Yung attention, yung pagmamahal, di ba? Yun yung alam natin na ibigay sa kanila eh. O yung idea natin, ano? Inuulit ko, idea natin na ito yung mga kapagpasaya sa anak ko. But kapag ka nagsalita na yung bata, sasabihin niya, hindi naman po yan yung kailangan ko. 'Di ba? Ito po yung gusto ko. 'Di ba? I mean, hindi mo pwedeng bigyan ng mamahaling pagkain ang isang tao na ang gusto lang naman ay simpleng malinis na inuming tubig. 'Di ba? Nagigets niyo ba ako? Ganun 'yan eh. Hindi naman porket nauuhaw lang naman yung tao. 'Di ba? Nauuhaw, gusto lang makainom ng tubig. Abutan mo lang ng tubig. Hindi mo kailangan sandali ipag-order muna kita, ha. O, ng bonggang-bonggang meal. Ayan, na meron pang special na natural juice, ganyan. Hindi nga yun ang gusto niya. Diba? Gusto niya lang, simple lang. Gusto ko lang ng tubig. O, ito lang. At hindi natin makukuha, hindi natin magigets, hindi natin mabubullseye, kumbaga sa darts, ano? Ang gusto talaga ng isang tao kung hindi rin tayo marunong matututong makinig bilang mga magulang, 'di ba? Kaya kung inaakala niyo na matutuwa ang anak ko dahil meron siyang bagong sapatos, meron siyang magandang eskwelahan na pinapasukan, maganda ang kwarto niya, meron siyang mga gadgets na pwede niyang paglaruan, nakakasama siya sa mga out of town namin, 'di ba? Kung ganyan ang idea ninyo na feeling niyo nakakapagpasaya sa bata, why don't we ask them? 'Di ba? Why don't we ask them? Ano bang idea of fun mo, anak? Ano ba makakapagpasaya sa iyo? Diyan yung malalaman na gusto ko po makasama yung mga kaibigan ko. 'Di ba? Gusto ko pong pumunta sa bahay ng best friend ko. Gusto ko lang pong matulog muna, magpahinga lang, mommy, daddy.
Ganyan. O gusto ko lang po kayong makasama. Diba? Nang isang buong magapon kasi lagi na lang po. Diba? If you only learn to listen to your kids, there is so much. There's so much that we can learn as parents mula sa kanila mismo. Diba? Iba kasi yung iniisip natin, yung idea natin na makapagpapasaya sa kanila doon sa mismong makapagpapasaya sa kanila na inaakala natin. Okay? Ayan, sabi niya, Grace, hindi masama ang magpatawad lalo na po may anak tayo na nandyan para hindi tayo tularan. Nagkakatampuhan din kami ng mama ko pero never akong nagtanim ng galit sa kanya. Kasi kahit anong mangyari, wala tayong ibang tatakbuhan kundi ang magulang lamang. Ayan, lalo na kung maayos naman ang magulang natin, di ba? Totoo yan. Meron tayong paminsan-minsan mga tampuhan. Alam nyo, yan ang no? Minsan kapag tayo talaga, ako rin guilty. Di ba sabi ko nga sa inyo kanina, bago mag-umpisa, medyo nagkataasan pa kami ng boses ng tatay ko. Hindi naman kami nag-away. Di ba yung paliwanagan lang, di ba? Na parang daddy, hindi nyo naman na kasi alam ang sitwasyon sa labas. Hindi kasi namin kayo pinalalabas eh. Ganyan. Di ba? Nagkaroon lang ng maikling diskusyon. Pero, magiging maayos din. Diba kung pipiliin natin na maayos na makapag-usap at mas lawakan yung ating pangunawa, napakaraming mga magagandang pangyayari ang pwede namang mapag-usapan at maayos, 'di ba? Si Sergio Gonzalez sabi niya, blessing yung anak mo sa iyo, Kuya Zaldi, dahil sa kanya unti-unti ring nagkaayos kayo ng tatay mo. Exactly. 'Di ba? At totoo po yan, meron talagang paminsan-minsang taong humihingi ng tawad sa'yo, hindi mo mapatawad kung siya yung hihingi ng tawad sa'yo. Pero kung dadaan sa anak mo, di ba, someone really close to you at mahal na mahal mo, at siya mismo ay kinoconfirm na, alam mo, genuine naman yung pagmamahal, yung attention na binibigay sa akin ni Lolo noon, di man naibigay sa'yo, sa akin bumabawi. Yan yung pure statement of, pure declaration of love. Oo, yung pambawi na pagmamahal. Kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat. Hindi na natin maibabalik ang panahon, pero pwede nga po nating pwede nating ibukas ang ngayon, 'di ba? Para makabangon naman yung dating mga nagkamali. Ganoon. Hindi naman yung pwedeng masamang tao na siya ngayon, masama na talaga siya sa ngayon, di ba? Eh kung ganyan na lang ang isipin natin, nakakatakot naman magkamali kung ganyan ang pag-iisip ng tao. Oo, dahil kapag ako man, di ba, si Popoy, o halimbawa, maayos naman ang ating mga pag-uusap araw-araw. Minsan ako magkamali, hindi mo na ba ako pwedeng patawarin? Di ba? Eh itong magulang mo, ang dami niyang pagkakamali sa'yo, pero tatay mo yan. Hindi mo ma... di ba kay Zaldi, tatay mo yan, hindi mo pwedeng, sige, hindi mo yan iimbitahin sa mga okasyon sa inyong bahay, pero di ba, pero laging hahanap-hanapin niya ng mga kamag-anak niyo, di para nandun din siya, siya rin yung pinag-uusapan, di ba, napapatanong sila bakit hindi pumunta, buhay pa naman, ang lakas-lakas pa naman ni tatay, di ba, di na ba bad trip ka rin, kaya mas maganda imbitahin mo na lang, siya na lang ang sumagot doon sa mga tanong na pare, hindi ka nagpupunta dati sa mga okasyon, hindi kasi ganito 'yan. Oh, 'di ba? Hindi, hayaan mo siya. Oh, and save yourself from the trouble of explaining every time nawala ang tatay mo dahil sa sama ng loob mo. Di ba? Tsaka di ba, sabi nga hashtag Dear MOR example. Di ba? Minsan totoo yan. Ano? Sa pagsiset natin, sa inakala natin pagsiset na magandang example para sa mga anak natin, nakakalimutan natin yung pagsasabi sa kanila na meron talagang pagkakataon na kailangan magpatawad ka. 'Di ba, kailangan magpatawad ka. Isa 'yan sa mga mahalagang maituturo natin para sa mga anak natin. Kasi kung ituturo natin sa kanila yung hindi tayo marunong magpatawad, kawawa rin yung mga bata. Sige, mabait sila, saganang mabait sila, pero kapag kami nagkasala sa kanila, hindi sila magpapatawad, magiging mabigat ang buhay para sa kanila. At hindi maganda 'yon.
Okay, hindi magandang lesson 'yon na itinuturo natin sa mga bata. Okay? Ayan, hanggang ngayon, magtatatlo na ang anak ko, wala pa rin siyang pakialam, kaya hindi ko alam ang pakiramdam na mahalin ng totoong magulang. Ito naman ang sabi niya Jodeline Ribaya. Ayan, ito nga si Jodeline, 'di ba? Tatlo na yung anak niya, tatlo na ang apo, hindi man lang kayo kinukumusta o hindi man lang kayo ibang naman 'yan, 'di ba? Ibang klase yan, baka sagad hanggang buto naman yung kawalang pakialam ng isang magulang. I mean, judging mula dito sa sa statement ng isa nating kapamilya, swerte ka pa rin, Zaldi. 'Di ba? Swerte ka dahil kahit papaano ay bumawi sa iyo ang tatay mo. Dahil yung iba ayan, yung iba wala na talagang pakialam. Oo, sa kanila ang tatay nila. 'Di ba? Ni gautot na pagmamahal. Gautot na pagmamahal, hindi man lang nakakaamoy. Ikaw nandiyan. Oo, nangungulit ang lolo mo, hindi man maibalik yung panahon na ikinasama ng loob mo, pero nandiyan siya para doon sa anak mo naman. Okay, sabi ni Marvin, hayaan mo makabawi ang tatay mo sa anak mo. Matanda na siya at dapat ay maramdaman ng anak mo ang pagmamahal ng lolo niya na hindi mo naramdaman. Naalala ko ang mga boss ko kay lolo sa pambababae. Hello kay Sir Bong at Sir Dong. Hindi ko alam kung matutuwa yung mga boss mo nito, Marvin, ha? Oo, parang ha? Sama nyo naman ako minsan. Sabi ni Jodeline Ribaya, yes, napakaswerte mo, Zaldi. Bumabawi ang lolo mo. Okay. 24 years na, Popoy, until now, wala pa rin talaga. Diba? You see? Napakatagal na panahon pero wala pa rin. Kaya napakaswerte mo, Zaldi, at sa lahat na mga merong mga bitbitin dyan na sama ng loob sa inyong mga magulang. I'm telling you this, diba? This may disappoint you, pero kumbaga, this is the reality. Ang akala talaga natin ng mga bata tayo ay meron tayong mga perfectong mga magulang. Kaya nga sila ang mga superhero natin, sila ang mga idolo natin, sila ang pinakamakakapitan natin, diba? Pero alam nyo, along the way, habang tayo ay natututo, habang tayo ay nagkakaroon ng talino, na di-discover natin na ang ating mga magulang pala ay katulad din ng ibang tao. Diba? Na hindi perpekto, hindi ganun ang pag-i-express ng kanilang pagmamahal na malayo doon sa inaakala natin. Ayan. Pero, diba, at the end of the day, wala tayong magagawa, sila ay mga magulang natin. Diba? At isa sa mga pansalag para hindi tayo matulad sa kanila. Gaano man sila naging sa tingin natin ay masama na magulang para sa ating mga anak, diba? Yung pusong mapagpatawad, yan po ang magiging armas natin. Diba? Kasi ano ang magiging pagkakaiba mo doon sa taong, lalo na sa magulang mo, na gumawa sa iyo ng nag-iwan ng masasamang mga karanasan at masasamang alaala kung hindi mo siya patatawarin. 'Di ba? Mas malala ka pa, or minsan ang nangyayari pa sa iba, kaiiwas na maging katulad ng kanyang masamang ama o masamang ina, sila mismo ay nagiging katulad nila o minsan nagiging mas malala pa. 'Di ba? Don't be like that person. 'Di ba? Wag gayahin yung ganung tao. Kaya mas piliin mo na lamang na magpatawad. Alam ko na mahirap sabihin at hilingin na limutin mo na lang yung mga hindi magagandang ginawa sa iyo. Of course, mahirap ang lumimot. Pero yung pagpapatawad, 'di ba? Yung acceptance na hindi talaga naging perfecto yung tatay ko . Hindi din talaga naging perfecto yung nanay ko . 'Di ba? Yan yung acceptance na kumbaga patatawarin mo na lang sila. Yan na lang ang magagawa mo. 'Di ba? Forgiving someone, 'di ba, is doing yourself a favor. 'Di ba? Pabor 'yan na ginagawa mo para sa sarili mo, hindi 'yan pabor para doon sa taong nagkasala sa iyo, kundi pabor 'yan para sa sarili mo, para gumaan ang pag-uusad mo sa mundo.
Diba para yung problema na naibigay sa'yo dati ay na-let go mo na, in-unload mo na. Yan yung ibig sabihin po ng totoong pagpapatawad. Diba? Kasi hanggat hindi ka nagpapatawad, every time na makikita mo itong taong hindi mo pinapatawad, bibigat ang loob mo. Diba? Sasama ang mood mo, apektado ka pa rin. Diba? Kaya hayaan mo na. Kung totoong gusto mong maging masaya at maging mabuting ehemplo para sa ibang tao at lalong-lalo na nga sa anak mo mismo, dapat bit-bit mo yung armas ng pagpapatawad. Iyon yun. Okay? Ayan. Yeah, maraming salamat kina Angelica Equila. Ayan. At sabi niya, iba talaga ang magmahal ang mga lolo at lola. Ayan. Shout out sa lola ko, si Carmelita Mondejar. At syempre, si Sergio Gonzalez, sabi niya, maraming salamat po, Poy, sa isang buong linggong napakasaya at punong-puno ng mga aral na napulot sa bawat kwento. Next week po ulit, magkadaupang palad ulit tayo, mga kamorkada. Thank you, Sergio, ha? Hindi mainit ang ulo mo ngayon, ha? Ayan. Si Malura, so sabi niya, madali kasing magsabi na magpatawad para sa inyo na hindi nakaranas ng pait mula sa magulang. Pero para sa amin na may matinding sakit na dinanas, hindi madali yan. Well, that's true, Malu. Ayan, pero sabi ko nga, ano, you're doing yourself a favor. Para sa sarili mo yun. Hindi para sa ibang tao yun. Hindi para sa ibang tao yun na gumawa ng kasalanan sa'yo. Para sa sarili mo yung pagpapatawad na yun. Diba? Binibigyan mo, you're setting yourself free from the bad experience. Yun yung sinasabi ko dito, no? Ayan, at siguro someday marirealize nyo yan dahil, sa edad kong to, meron din naman akong para dati meron din ako mga bitbitin, diba? FYI. May mga bitbitin din naman si Popoy, pero diba, if you choose to forgive, kahit nga hindi nag-ask ng forgiveness, yung tao ay nakagawa ng kasalanan sa'yo. Oo, kahit hindi siya humingi ng tawad, ibigay mo pa rin. Why? Dahil ito ay pabor na ibibigay mo sa sarili mo, hindi para sa kanila. Kumbaga, bahala silang makulong doon sa kasalanan nila, pero ako, hindi na ako pwedeng makulong doon sa masamang karanasan na dinanas ko from you. Diba? Yun yung pinaka-meaning ng forgiveness. Diba? Kaya hindi naman kita pinagagalitan, Maluha. It's just that I'm trying to explain to you na papabor sa'yo yan ang magpatawad kesa papabor doon sa ibang tao na pinatawad mo. Diba? Bahala sila. Kaya hingin sa'yo, kaya hindi. Basta ikaw, ibinigay mo na. Diba? You become the bigger person. Diba? Ikaw yung mas nakakaunawa sa mga nangyari. Okay? Kaya naman, mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, please stay happy. Ako po si DJ P, DJ Popoy, that's Magwa Popoy, na bumabati once again sa aking mahal na mahal din na panganay. Oh, baby. Naay ng patawag ng baby. May buhok na sa kilikili. Si Adrian Jacob. Ayan, Adrian Jacob. AJ, happy birthday. And I love you, my boy. I love you.